Good morning, good afternoon, good evening. My name is Irish and I'm your expat Pinay living here in Dubai. Yay! Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, medyo meron tayong mga ganap today. So I think ang first itinerary is mag-view tayo ng apartment somewhere here lang, malapit lang din sa amin. Bakit ba kami mag-view ng apartment? Up for renewal na yung bahay namin. Actually, until August pa naman kami, first week of August, gusto lang namin mag-check ng other options namin. Nag-send ng notice yung property management and sabi nila, based dun sa RERA or market index, dapat daw kaming mag-increase ng 1,500 dito sa bahay. So, kung hindi nyo pa napapanood, guys, yung vlog about yung housing budget namin, I'll put it somewhere here para malaman nyo kung magkano ba yung binabayaran namin dito sa bahay. Pero, an increase of 1,500, we felt na, teka, nagbababaan na yung mga renta, bakit ikaw magtataas pa? Sabi namin, since may time pa naman tayo, why don't we look around, check our options para malaman natin. Yung pupuntahan namin is within the area lang din. I think mga bagong buildings yan dito sa Forjan. Medyo mas mahal siya, pero we'll see. At least makita lang natin yung mga options natin. Also, one thing is that gusto sana namin at least walking distance sa metro. Yung bahay namin ngayon, from the nearest metro, hindi naman ganun kalayo. Siguro mga nasa 1.5 kilometers. Pero kasi kung isipin mo, dito sa Dubai, always summer dito, guys. Mainit talaga. So, nakaka-heatstroke levels ang paglalakad. Kaya, we are checking other options na baka naman mas malaki, probably same rate dito, at saka walking distance para ma-minimize namin yung pagta-taxi-taxi. Nung nakapasa si Satch, guys, last February 14, which is Valentine's Day, hindi talaga kami nag-decide to get a car agad-agad kasi nga nawala na kang work. Bukod sa pag-check ng mga housing options, eh, sisilip kami sa Mitsubishi. Ah! Ambisyosa! Thanks. Kaya, ayun, mag-check tayo sa Mitsubishi daw at saka sa Alphatame. Si Sisi at saka si Satch yung nag-arrange nun eh. So, sasama lang ako sa kanila. But right now, prepare na tayo kasi padating na sila and para makalis na tayo. Alphajon. Ang titingnan namin is yung Murano Residence 2. Yan si Sachi. Hi! Oh, may bilihan ng shisha. Gusto kami mga ganda ka pang OOTD. So, pupunta muna kami sa pool area kasi ito toilet si Sachi. Para makita na din namin, and then nandun din daw yung gym, so silip na din kami. Ayan. Yung pool area. Ah, in fairness, ha? Not bad na din. Tamang pag naiinitan ka, mag-swimming ka. Ah, diba? Bongga. And ito yung gym. So, bongga. Meron na siyang mga basic gym equipments. Ito yung maganda sa mga new properties, new buildings, kasi meron na silang amenities like pool, gym, hindi mo na kailangang mag-sign up ng separate pa na gym membership, kasi kung gusto mo lang yung basic, like treadmill, or bike, or what have you, meron naman na silang available. And my kids pool din dito. Ah, diba nice? So it's included already. So ito ang living area. Hindi pa rin kasha yung kama natin dito eh. Huh? Hindi kasha. Imposible. Mo? At saka sa akin? Hi guys! So ayun, hindi namin siya masyadong gusto kasi maliit. Parang for the price, medyo maliit siya. Yung price kasi nito is 36. Ang sabi niya, pwede daw niyang manegotiate for 35. Pero, for 35, mas malaki ng mga units ang makikita mo sa Discovery Gardens. For a one bedroom na, yun lang. At least nakakita
ng narating namin. Diyos ko, andito kami sa Chowking, sa kabilang building. Grabe yung stress na nangyari sa amin, guys. So, kanina, after namin mag-view ng apartment, ang dapat namin gagawin ay susunduin namin si Bash kasi dadali namin siya sa vet para ipag-room. So, bit-bit-bit-bit na ni Satch si Bash, patawid na lang siya sa sasakyan. Ang nangyari, nakawala si Bash. Wala kasi siyang tali, tapos ayaw niyang pumasok dun sa cage niya. So, ang ginawa ni Satch, binit-bit niya, ilalagay niya sana sa bag. Ikinalmot siya, nakawala. Ay, mega habol kami. Umabot siya sa West Zone, guys. Nakakaloka. Tapos after, nung nakuha niya ni Bash, nakita ko na siya. Kasi sumunod ako sa kanya. Nakaganon siya kay Bash. Hindi na niya alam kung paano yung ilalagay si Bash sa bag. Kasi yung bag, nandun sa malayo, iniwan na niya. I think natatakot na sa kanya si Bash. Ay, si Sacha. Natatakot na sa kanya si Bash. Kasi alam niya na ipapasok siya sa bag. Ayaw nga niya. Ayaw niya magpapasok. Tapos, ang ano pa, merong pusa na hinahabol si Bash. Habulin ko lang. Diba, habulin eh. Eh, syempre, tisay, habulin. Tapos ako, hinahanap ko si Bash kasi nagsumiksik siya dun sa gilid ng West Zone. Siya naman, hinaharangan niya yung isang pusa para hindi abutin si Bash. Yun ang ending is, nakuha niya si Bash and then nilagay namin sa bag. Tapos dapat papunta na nga kami ng vet. Hindi nga kasi siya naka-cage, nakalagay lang siya sa bag. May butas ha, may butas siya guys. Si Sisi nakita niya na parang nahihirapan si Bash. Pinapal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 
namin ituloy dun sa vet dahil nga baka hindi niya kayanin yung init. So ayun, ang ending, hindi kami nakapag ano, hindi kami nakapag pa-vet. So sa sobrang stress namin, nandito kami sa choking para kumain. Yun lang. Nanginginig din ako sa... Oo. Kakakahabol. Grabe, nag-marathon si Sash. Ang bilis mo palang tumakbo, hindi ko alam. So yan ang bash story for the day. So ayun, kain lang kami and then later may pupuntahan tayo. Ayan yung food. Okay, ayan yung food namin. Ito sa akin itong may rice. Ayan. And then ito yung kay Satch, pancit at saka fresh lumpia. Tapos tofu. Ayan yung food niya. Ayan. Chow fun. Ayan nga yun, see? Chow fun with king chow. Guys, tapos na kaming kumain and may tinawagan si CC na agent. So, meron kaming i-review na apartment dito sa Discovery. Studio at saka one bedroom ata yung i-check namin. So, studio na may balcony at saka isang one bedroom. So, i-check namin siya. So, andito na kami guys. I-check kami sa building dito and malapit lang siya dun sa swimming pool dito sa area namin. Actually, may pool dito guys. Hindi lang kami nagpupunta. And nung pandemic, nagsara siya. Tingnan natin kung open ah. So ayan, sarado pa din yung pool, hindi pa rin siya operational. Pero ayan yung pool dito sa area. And then meron diyang mga play area. So magandang environment actually dito. Residential feels. Oh, so this is the one bedroom. Ayan lang. Ito malaki siya si. And then this is the... Ayan. So, malaki siya. Tapos, may 3-bedroom. Tapos, may toilet doon. Hi, guys. So, sorry, hindi ko masyadong na-video ah, kasi nag-chika kami dun sa mga agent. Pero right now, may ipapakita sila sa aming property. Dito naman siya sa Street 8, which is malapit lang din sa metro station dito. Malapit sa pavilion. So, malapit tayo sa Super Bowl at sa Carrefour. At may Enoc din dito. So, we don't mind going inside talaga sa Discovery Gardens as long as convenient and walking distance talaga siya sa metro. Hi guys, so nandito na kami sa Street 8. So dati malapit na kami dito nakatera. So, malapit naman sa bus stop ko eh. Ayan, tinutulungan kami ng mga ahente. Okay. 311. So, ang maganda kasi, tingnan nyo, pagbukas mo ng door, or ng window rather, ayan ang metro. Kitang-kita nyo, kapit-bahay nyo lang yung metro station. Hi! Ayan yung metro. Ayan. So, may toilet dito. May madilim lang. And then, meron pa dito yung sariling ganyan. Oh, siguro mga shoes pwede mo dyang ilagay. Yung pinaka-bed.
So, andito yung toilet. And bigger yung bed niya. Kasya talaga kami ditong tatlo. Ah, madami din siyang ano. Nice. Maganda to. Ang dami. Gusto ko to. Gusto ko din to kasi may storage siya. Mas maliit pero okay lang. So, dalawa yung toilet niya. Nice. Ayan, ito yung kitchen. I like this unit. Hi guys! So, nagustuhan ko tong building na to. Siguro kasi one bedroom na parang nakakasaya lang ng feeling na medyo malaki yung place. Nagbabattle din sa amin na yung difference nung babayad namin sa one bedroom at saka sa studio, eh kung kukuha kami ng sasakyan eventually, pwede na namin ipambayad sa sasakyan. Hindi pa naman namin kailangang mag-decide ASAP. Medyo maaga pa talaga kami nag-start ng paghahanap namin ng bahay kasi gusto namin na makita lang yung mga options namin. Tingitingnan namin hindi man to available in the coming months. This is just for us to have some sort of idea of what's current in the market right now. So right now, pupunta kami sa last na property na ipapakita nila sa amin, which is the studio apartment. Hi! So, nandito na naman kami. Ibang apartment naman to. And this is a studio apartment. And parang okay na sa amin to, guys. Tingnan nyo yung balcony niya. Meron siyang, ayan, sa ibabaw. Ayan. Ganito yung bahay namin dati. If you remember, kung matagal na kayo nagpa-follow, yung previous namin na apartment, bago yung ngayon na tinitirahan namin, ganito din yun. Ang difference lang is yung balcony niya. So, maganda yung balcony niya. As in, pwede ka talaga dito tumambay. And ayan yung view niya. So that's the mosque. And that's the Viva. So ayan yung view niya. Maganda. Gusto ko to. Ayan. Tapos sliding door siya. Ayan. So ganito talaga yung bahay namin dati. Siyempre, confined kitchen, which is gusto namin. Ayan. Tapos, ang daming closet, which is gusto namin. And, siyempre, meron tayo ditong banyo yan, banyo nakita. So, ang maganda dito is malaki yung balcony niya. Pero medyo maliit. Hindi namin alam kung magkakasya kami dito. Hi guys, we are home. Umuwi lang kami saglit para mag-freshen up. Tapos chinek na rin namin si Bashi. So, okay naman na siya. So, ayan o. Bati na uli sila ni Satch. And nakapaglaro na din sila ni Sisi. Hi Bash Bash! Hey Bash! Hey Bash! Bash, pansinin mo ako. Ayaw mo ko pansinin. Uy, ayaw mo ko pansinin, dead ma. It's already 7:50 ng gabi, pero ang gagawin namin is quickly pupunta kami sa Al Futtaim. O, diba? May paano? May pa-suspense. Al Futtaim is actually parang a second-hand car company. Dealership. Yan. Basta yung may Al Futtaim, may branch sila ng mga nagbibenta sila ng second-hand cars. So, gusto lang namin i-check. Gusto namin i-check yung mga options namin, whether buying second-hand car versus brand new cars. Hindi pa kami decided on anything. Gaya nung sa bahay, gusto lang din namin makita kung ano yung mga options na meron kami. Halika na. Alis na kami. And let's see you there. So, hindi pala kami nakapunta ng Al Futtaim kasi ano siya, sarado na. Hanggang 8 PM lang pala yon. So, right now, humabol kami sa Hyundai. Kasi ang gusto ko talagang sasakyan is Hyundai Creta. So, tingnan natin. So, ito ang gusto ko guys, Creta. Oh my God, ang ganda. Try mo. Ang ganda? Pwede ba siya ang sarang? Oo naman, upaan mo. Tingnan mo syempre. Oh, not bad. Malaki din eh. Ayan. Isatch? Okay? Ito maganda din siya. Parang sports car, Kono. Ayan, may mga TV-TV pa. Kono, maganda rin siya. Parang sports car type. Tapos mas maliit ng konti. Itong maganda Tucson. Di ba ang ganda, Satch? Ano ka ganda? Di ba? Ang ganda? Ano siya, sunroof? Ah, talaga? Oh!
This is my dream. The sunroof is my dream. Ang ganda. Go, see. Gusto mo na mag-drive? Wait, hanggang ka lang? Oo. Galing na. Dali lang naman. So, ayan. Ang dami na rin ditong sold, guys. Ayan. Ganda. Kaya lang during this time, wala nang masyadong taong nag-a-assist sa'yo. Kaya hindi namin alam kung paano yung mga terms, ano yung mga requirements, ganyan-ganyan. So, dahil marami pang tao sa Hyundai, check muna tayo dito sa Kia. Not real. So, itong Seltos, sold out daw siya currently, mga 2 months waiting. Touch. Mas mura. Mm-mm. So, sa Kia, most of the cars daw is sold out. Naka-waitlist siya. Dahil naubos nung Ramadan. So, bumalik kami dito sa Hyundai. Ayan, si Satch. Sin-check niya. Paka-selfish niya. Two-door. Nandito yung ilaw kasi, and gusto ko lang shout out, hi pala kay Kabayan, yung manager dito sa Enoch sa Jebel Ali. Tinanong niya kami kung kami daw yung nag-vlog. So, hello, hello! Thank you sa pag-mention. Nahiya na naman ako, pasensya na, hindi ako masungit, mahiyain lang po pag napapansin. Pero ayun, yun lang. Hello! And thank you for watching the vlog. Hi guys! We are now home and nakapag-freshen up na rin tayo. Ready to sleep na din. So it's already 11:10 ng gabi. Sana guys, itong vlog na to, don't take it so seriously ha. This video is intended for us just to have an idea in the market, whether paghahanap ng bahay or pag-check ng mga sasakyan. Hindi ko alam kung nagigets nyo ako, pero yun lang yung gusto kong take away nyo sa vlog na to. Hi guys! Welcome back to another vlog. So today is May 25. Actually, continuation lang to nung last few clips ko. Mag-check tayo sa Mitsubishi. O diba? Para at least itong buong vlog na to. Sabi niya, hanap bahay or hanap kotse tayo sa vlog na to. Kasama kami kay Ivy para samahan kami sa Mitsubishi. Ayan yung promo nila. Ganda nito. Ano Pajero. Ito yung ASX ba? Hindi ata. Expander. Ano? Expander ba ito? Ito, Expander. Yung sa Pinas. Ayan si Ivy. Ayan si Sachi. Testing Montero. Montero. Ayan, ito siya. 2019 daw to. Tapos, ang price nito, ng monthly, same siya ng price ng ASX na 2021 ata. Pero malaki to, grabe. Ito yung pangarap na sasakyan ng tatay ko. Tapos may sunroof siya. Ayan. Ang ganda nito guys, signature edition ng Montero. Taray, may mga pa-TV sa likod. Oh. So, ito yung signature edition. And then, meron siyang pa, ayan, oh, spotlight. The blue one has a stock. Only one. Hi! So, tapos na kami sa Mitsubishi. Naloka kami. Ang ganda namin yung signature collection. Okay na, guys. Ang ganda. May pa-ilaw. Ang ganda. May palamig. Pero right now, punta kami sa Nissan. Kasi nung nakaraan na pagsarahan kami, di ba? So, punta kami sa Nissan. Mag-check lang din kami. Ayan yung dati namin gusto. Nandito kami sa The Greens. Kakain kami sa Nando's for dinner. Ito yung food ko. Ayan. Ano espatada? Ayan yung may feta. Ito po yung may feta. Feta. Feta pa. Ito po yung original. Hi guys, we are now home. It's already 11
8 PM. So, papahinga na din. Maliligo mong papahinga ganyan. But anyways, dito ko na i-end yung vlog, guys. Sana huwag niyo masyadong seryosohin tong vlog na to na parang pandemic, mga ganun-ganun. So, this type of video may not be for everyone. Pero if you're a person na curious kung ano ba yung mga available property sa market, mga magkano ba yung mga monthly rent dito sa area namin ngayon, at kung ikaw ay interesadong malaman kung mga magkano ba yung mga bayaran sa mga pagbili-bili ng mga sasakyan na ganyan, you might find this video helpful. This video doesn't mean na sige, lipat na tayo agad. Sige, bibili na tayo ng sasakyan. Hindi, guys. It's just for parang siguro for us, para may option kami, para ma-check namin kung ano meron dyan sa market. And then, we'll proceed from there. Hindi ibig sabihin talaga, guys, na agad-agad may next steps na kami. Pwedeng right now, just for a reference, ganyan. Tapos, baka ang action item is none at all or in the couple of months pa. So, we'll see. Siyempre, kailangan mong mag-assess din sa mga bagay-bagay kasi definitely it's a big investment and a responsibility altogether yung paglipat ng bahay, kung bibili ka ng sasakyan. And apart from that, kung bibili talaga kami ng sasakyan, we have first to consider yung other options namin. Not just brand new, pero yung second hand din, diba? Again, ang ultimate intent namin is para meron kaming service paglabas-labas, pag weekend, and we don't really want naman yung bonggang-bonggang mahal. Saktong may magagamit lang. So, ayun lang guys, dito ko na yung end yung vlog. Sana na-enjoy niyo yung vlog for today. If you like this video, be sure to give it a thumbs up and show some love by subscribing to my channel. I'll see you guys in my next video. God bless and may the fab be with you all. Byers! 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 Okay.